malaking ano siya, maganda yung naging resulta. Mm-hmm. Naging ano yung palay ay. Matibay yung asa, kamahaba yung ano niya, buhay. Mahaba ang uhay. Tapos ngayon, gumamit pa kayo, sir, ng synthetic na abono nung kayo gumamit. Wala na. Wala na. Hindi ako nagpapalit. So, ibig sabihin, sir, sa price ngayon ng abono, average na 2,500 yen eh. Mahal ang abono na, sir. Ibig sabihin, sa tatlong abono, 75 ang nabawas agad. Ano, sir? Sa insecticide naman, sir. Yun ang nakaragtagan pa dyan. Karagtagan pa, hindi na kayo gumamit. Hindi na ako gumamit yan. Pipili pa, isang quarts ngayon. Yung produkto na yan, ninyo na yan, mm-hmm. pangpalambot ng lupa. Uh-huh. Eh, sabi ko ako, itong lupa ko malambot na. Mm-hmm. Kaya lang, tirnay ko pa rin kasi uh-huh. iba talaga ang mga tubo ng palay dito sa amin. Mm-hmm. Ngayon, nung tirnay ko yung produkto na yun na organic, mm-hmm. yung unang spray ko dyan, na ano ko kaagad yung lupa niya, parang sobrang lambot na siya. Hindi siya tulad ng dating malagkit. Oo. Ngayon lumambot yung lupa niya. Mm. Parang medyo madulas na. Oo, madulas ang pagkalambot. Oo, madulas ang pagkalambot niya. Hindi gaya dati na malagkit na malambot. Oo. Tungkol naman sa damo, ito talaga itong sinasaka ko na to. Uh-huh. Nung si Papa pa ang nagsasaka nito. Uh-huh. Grabe talaga yung damo niya, hindi talaga masugpo-sugpo yung damo. Uh-huh. O tapos nung nakaraan pa na hindi ko pa in-applyan ng organic na yan, talagang ganun pa rin, madamo pa rin, madamo talaga pa rin, no? Oo, lalo na yung nag-i-spray din ho kay dati na ano. Oo, yung mga pangdamo talaga nag-i-spray, pero nung nakakahabol pa rin yung damo. Oo, nakakahabol pa rin. Mm-hmm. Tapos itong in-applyan ko, tignan mo naman, tignan mo naman yung ano, wala talaga alos yung mga damo na, ano ba yung tawag dyan? Yung malay-palay ba yun? Yung parang ganito? Oo. Ah, yung sadyang matataas. Oo, yung damo. Ito. Yung mga gantong damo. Uh-huh. Yung mga gantong damo na yan. Ah, dati ha talagang madaming ganyan? Oo, marami. Oo, tapos yung ko napansin na talagang sabi ni Madam na nakakatulong daw din sa pag ano ng damo. Yung mga butil na yung mga buto ng yung damo. Mga buto ng damo na kuan hindi na daw pag na-spray ng ano na activator. Mm-hmm. Hindi na siya tutubo. Mm-hmm. Kaya ngayon kita naman talaga kita resulta. Naman talaga oh, nakita ko yung resulta niya na talagang effective. Effective, mm-hmm. Hindi lang nabawasan, halos talaga nawala. Ah, oo. Oh. Inaanan tayo ngayon ng malalakas na hangin. Malalakas na hangin. Ulan, walang tigil ang ulan. Talagang halos na naapektuhan talaga yung palay. Halos lahat naman. Mm-hmm. Siguro lang kung makikita nyo na lang yung effect niya sa karatig. Tingnan mo naman tong kako. Mm-hmm. Tingnan mo na yung ano na yan, mm-hmm. na hindi ginamitan ng pulya. Ng organic. Uh-huh. Iba yung ano niya. Tapos abuno lang yung ginamit niya dyan. Mm-hmm. O ganyan lang yan. Ito ang natural talagang tubo ng palay dito. Uh-huh. Oo, yan ang mga natural na tubo ng palay dito sa amin. Uh-huh. Pagka yung walang CHC agriculture. Oo. Pag-usta rin si Mano bago pa. Kaya kita rin talaga kaibahan, sir. Oh, kita mm-hmm. nakita yung kaibahan. Mm-hmm. Sir, bali isa pag-aabono nyo, hindi kayo nagbawas muna. Talagang nagbawas na. Ah, ilan sir ang naiabon niyo dati? Dati nag-aabono ako dito ng siyam. Siyam na sako. Siyam na sako. Nung gumamit kayo sir ng CHC, ilang sako na lang? Lima na lang. Ang malaki din ang natipid din sir. Sabi ni ano, sa una hindi mo pa masyadong sir. Papansin ang resulta. Mm-hmm. Kasi sa pangalawang gamit. Kasi nga hindi pa as in talaga totally nare-develop nung organic ang lupa, di ba? Kaya sabi ko, nasusunod na ano, mag-ano ulit ako. Gagamit ulit? Oo, gagamit ako ulit. Sa ano naman sir, insecticide, nag-spray pa kayo? Nakatipid sa insecticide. Kasi dalawang beses lang ako nagpa-spray. Dati po, nung hindi kayo nag-CHA Agritech pa? Ay dati, sa lalo na pagka namunga na ang ano, tingnan mo nga nito. Yan, meron na ulit. Yung ano na yan, yung
ano yan, ano bang tawag na insekto yan? Yung sa amin dito, tayangaw kung tawagin, yung mabaho yan eh. Aha. Oo. Ito, wala to. Hindi to inatake masyado ng ganito. Dati-dati, pag namunga na siya ng ganito, puntahan na. Kailangan ma-spray mo pa agad or dalawa o tatlong beses hanggang magkalaman ang palay. Ngayon, isa na lang beses ako nagpa-spray niyang umpisa ng mamunga. Oho. Ng insecticide. Uh-huh. Tapos, bali dalawang spray lang na insecticide. Una, yung 20 days na siya, uh-huh, nagpa-spray ako ng sa insecticide, uh-huh, yung mga sa uod na yan, ganun. Uh-huh. Tapos yung pangalawa? Tapos, alternate ko na lang yung sunod-sunod na lang yung kada 15 days interval yung or 20 days interval yung organic, magmaxigro ka, tapos ano yun, farmer's friend. Yun na lang ang inaano ko, minintin ko. Mm-hmm. Ibig sabihin, dating bali halos apat or mas apat, madami pa. Apat hanggang lima. Na insecticide dati. Tapos ngayon dalawa na lang. Dalawa na lang. Parang walang lasa. Aalis yung mga na yan. Hindi na yung dadapo dyan sa palay mo. Inobserbahan ko rin talaga. Wala nga talaga kako. Pero nagsigurado na lang din kayo. Pa-spray pa rin. Pa-spray pa rin. For safety. For safety. At saka yun ang traditional namin dito. Kaya nga. Diba? Kumbaga, first time, medyo kakabaka-baka pa rin. Baka to Mahirap mag... magbaka sakali. Or magtiwala talaga ng lubos, diba? Siyempre, yung pa rin ano mo, pamamaraan mo, yung pa rin ang kuwan. Pero sa obserbasyon ko, Kahit hindi na nga. Parang totoo nga ang sinasabi niya. Gawa ng yung napuntahan namin, Sir Dian, sa mga dito kay Sir Jordan, hindi ko lang ko kilala niya, sa Baliwag Viejo. Hindi na nga daw siya nag-abono, hindi na rin nag-spray. Nung ano sa unang, hindi ko alam kung unang gamit na lang din. Wala, sa tingin ko mga una-una lang kasi. Pero mas maganda po, sa pangalawa talagang ano na. Oo. Mas lalong sa paganda ng sa paganda yan. Sana lang ako para lalo nating ma-promote dito yung organic na ito. Kasi once na marami nang nagsasabi na maganda nga, ang mga magsasaka dito sa amin, gaya-gaya din yan. Kasi medyo makatipid ka na lang ng isipin mo. Umpisa sa spray lang ha. Nakatipid ka na ng tatlong spray, dalawang spray. Sa labor. Labor at saka medisina, yung medisina pa rin. Yung spray. Nga. Ganun na yon. Pangalawa, sa abono. Kasi sa abono ngayon, sobrang mahal na, di ba? Napakamahal na ng abono ngayon. Isipin mo, isang sako, 2-5 plus ata, urea. Pagka yung mga... Triple 14, 2,000 plus din. Kung nakabawas kayo ng apat, at nasa 10,000 na rin. 10,000 talaga. Tapos yung mga herbicide pa, sir, Sa gaya nga ng sabi nyo kanina. Sa herbicide, isang spray din lang ako ng herbicide. Kaya sa susunod, titignan ko pa rin, pero mag-spray pa rin ako. Kasi, pero sa tingin ko, ang ginagawa ko kasi, nag-spray ako, pagka doon na sa tubo, tumubo na siya. Pag nakita ko marami ang tubo, ini-spray ko siya ng yung magandang klase. Pero pagka matitestingan na, masusubukan natin yan sa susunod. Kung talagang kukunti na. Kung kunti na ang tubo, hindi na huwag ka na mag-spray. Maintain lang ng tubig, hindi na yan na ano. Hindi. Saka, paano naman tutubo kung wala naman ng similya, di ba? Oo nga. Yun ang, tignan mo naman, walang similya yan. Paano, ano pang tutubo dyan? Dito, lad nun dati, talagang kahit yung mga pilapin na yan, ang mga damo dyan ng mga ganto. Ang kapal. Dami talaga. Kaya ngayon, yun ang ano ko talaga,
obserbasyon ko dito sa ano na to, may malaki talaga ang epekto. So yun sir, ulit pa po ba tayo ng CHC Agritech? Oo. Yun? Okay. Try ko ulit, ulitin ko ulit para maano talaga natin ang epekto. CHC na yan. Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock sa ating konting interview. Welcome. God bless po. Ayan pa rin ang bula. Ano po? Buhay. Camarines Sur, sa Bicol pa rin. Si sir ay nakagamit lang sa ngayon ng Farmer's Friend, sir. Ano? Hindi pa kayo nakagamit ng activator. Bali, kaya po hindi nakagamit dahil may tanim na nung nakilala si Farmer's Friend. Si... Nung 20 days, pulang-pula talaga yan. Pumalay ko na yan. Nung applyan ko na ang spray, yun na, 22 days na siguro yun. Biglang gumanda yung palay ko. Gumanda. Kitang kita naman yung palay ko. Oo. Sabi ko sa asawa ko, hindi nagtataka ko bibili ng abono. So ibig sabihin ito sir, hindi pa ito na-apply ng abono? Wala pa. Hindi nag-apply? Oo. Wala pa. Mga insecticide at saka pangkohol? Na-spray ko yung simula, na-spray ko ng pangkohol. Pero hindi nyo pakilala ng sina Farmer's Friend, ano po? Hindi pa. Baka sabi ninyo na ginamit nyo yung agritada. Nauna sa lahat, nakabawas ng abono at saka medisina. Hindi pa siya na, ano ba, yung hindi pa na land prep, hindi pa na galawan lupa. Tapos, nakabawas naman sa daga ba? Ang lupa. Ang lupa. Ay, kumpara ka naman. Yung kuhol po pa, dahil nakita ko po dati, marami talaga siyang kuhol. So, ngayon, kaunti na lang. Nabawasan yung kuhol. Nabawasan. Yung itlog niya, dami. Dati, marami. Ngayon, kaunti na lang. Nabawasan talaga. Tapos sa insecticide po, mga pesticide, ano po, nakatipid po ba kayo? Sa mga pang-insecticide ninyo, pang-insecticide? Nakatipid siya. Dati, 5 litrong medicine ang tig. Rosong spray daw. O yung ini-spray natin. Ngayon, wala. Wala kayong ginamit? Wala. So, ano po ba? Wala po bang umatake na kung anong peste or mga daga dito sa inyong taniman? Ay, dito walang umatake ng daga at saka yung pagbagong tanim, tig-tig, dadapuan ng ibon. So, ngayon, wala. Tapos, wala na po talagang umatake kahit na wala kayong ginamit? Wala na. Pero dati po ba, ano pong ano nyo, observation nyo na hindi nyo po ginamit yung ating prada? Madami yung kumakain ito sa palay, mayroong ibon at saka daga. So, ibig sabihin talagang malaki yung naitulong sa inyo, ano po? Malaki yung nabawas dito. Magkano na po ngayon ang abono, yung isa sako? 3 na lang tayo. Average ng 2.5 siguro, ano po? Average, sabihin natin 2.5. Sa 5 sako nabawas, di 12,500. Plus 4,000, 16,500 ang natipid or nabawas sa farm inputs. Tapos gumanda pa, yung kalidad na kayo lupa. Yun, gumanda na. Kasi sabi nga ni sir, nabawasan yung kuhol. So ibig sabihin, bumababa na yung acidity. Yung unang hindi pa po nagagamit yan ng organic, dyan sa nanggigilid dyan. Yung mga gilid-gilid, tabi-tabi. Tabing, ano? Naglalagay ko dyan ng yung lason sa daga ba? Lason sa daga, para hindi atakihin ng yung ano. Dahil pumunta rito sa tao dyan lang sa tabi. Mga aros, 1 kilong bigas na pigalo ko sa lason ng daga. Talagang ano, parang pinapaingan mo. Ngayon wala. Wala. Wala siyang nilason. Ano lang ba tayong nagamit na dito? Lahat. Isang set. Activator. Yes, max-grow. Yan, 4 na kilo. Yung kapatid ko, nandiyan na numa, pagdadaan dito, walang tinainan ng daga, kaya kumuha siya. Kasi nung panapaliwanagan namin yan, hindi pa masyadong na-convince. Pero hindi dahil dito kay sir, walang masyadong daga. Hindi na-atake. Kasi yung kanya, ina-atake. Nung una eh. Uulit pa ba tayo, sir? Sa paggamit? Uulit. Laki na income nito ni sir eh. Hindi lang dito, doon pa sa may... sa ibang area gagamitan na rin. Meron pa siya. So